mali ang sinasabi ni Attorney Romy Makalintal na kapag nagdeklara ng revolutionary government si Presidente Duterte, ay ang papalit ay si Lenny Robredo. Maling-mali yun. Unang-una ganito. Kapag nagdeklara ng revolutionary government, ang mangyayari dyan ay binubuwag ang lahat ng istruktura ng gobyerno na nakatalaga sa present constitution upang magawa ng presidente ang gusto niyang ipatupad na mga pagbabago. Yung sinasabi ni Attorney Makalintal na si Lenny Robredo ang papalit, ay yan ay kapag nag-resign si Presidente Duterte during his term, or siya ay incapacitated, or siya ay namatay. Yun ang mga instances na pwedeng pumalit. Pero yung revolutionary government, parang kagaya nung panahon nung revolutionary government ni Cory Aquino matapos yung EDSA kudita na kung saan ay illegal sila na nagmayani ng gobyerno. Yun ang pagkakaiba niyan, no? Kaya at bakit magre-resign si revolutionary government si Presidente Duterte kung ang papalit rin lang naman ay si Lenny Robredo? O di ba? Napaka-illogica noon, napaka-illogical, no, na premise ni ano na pananaw ni Attorney Makalintal. Dinadaan nila sa pagkadilaw eh. Ganyan, 'yun ang mahirap. Hindi sila nagsasabi ng totoo. No? Sa prinsipyo ng revolutionary government, dinidissolve mo lang or binubuwag mo yung kalakaran, yung sistema at upang ito ay mapalitan ng mga pagbabago na gustong gawin ng isang presidente. At nagagawa lamang ito kapag kontrolado ng presidente ang military at ang mga mamamayan naman ay pinapayagan. Okay?